Magandang hapon po, aking mga kabarangay at kapitbahay. Bumalik po tayo kanina ng gulay. Ano? Ito, yung sitaw. Ikwento ko lang sa inyo kung magkano ang halaga niyan. Nagkakahalaga po yan ng 200 pesos. Kunti lang po. Bali, 12 lang na piraso. Kaya yan lang po, parami. Nako. Nung marami po tayong gulay no, nung summer, lang yan. Sobra-sobra pa po dyan ang pinamimigay natin, kilo-kilo po. Kaya napakalaga po ng gulay pag ganitong panahon. Bali, February 12 ngayon. Pero mayroon pa po tayong nilulutong pakbit. Ayan. Ito po yung pakbit natin. Mga KFW. Ayan, mga kapitbahay ko. Ito po yung libre pa po ito, yung okra. Ito po yung okra natin na nilagay sa freezer. Tapos yung ampalaya, marami pong ampalaya yan. Ayan, nagana po sa kalabasa, may kamote. Yan po ang ating pakbit Bisaya, pakbit Romblon po yan. Ngayon po ay ilalagay na natin ang talong. Ayan, talong. Tapos, sitaw. Inuna po natin yung mga na-freezer kasi matigas po yun eh. Saka yung kalabasa. Saka yung kamote. Nilagyan po natin ng kamote para medyo matamis-tamis ang ating pakbit. Ayan. Pagka naluto po yan ang ating gulay na talong at saka sitaw, sigurado po ayos na yan. Pwede na pong lantakan. Ganyan lang po ang sistema. Pagka nasa malamig kayong lugar, kailangan po ay may naka-freezer po yung mga gulay nyo na pwedeng i-freezer. Pero yung pinipreezer ko lang ay sitaw. Naubusan po ako ng sitaw eh. Dati yan napakarami. Tinatapon ko nga lang pagkatapos ng halimbawa ay marami na akong gulay na nagbubungahan na. Yan kagaya ng ampalaya ko. At saka yung sitaw, talong. Marami po tayong pangbakbit. Ayan po ang ating bakbit ngayon. Yung menu po natin for today. Mga simpleng luto lang po yan. Pero kailangan po nating magtipid. Kasi mahalaga po ang bawat sintimo ng ating pinagkikitaan. Kasi yan ang importante. At ito po ang ating ipapakita ko pa sa inyo. Ngayon ay February 12. Ayan po ang ating Pitsay Bagyo, no? Mayroon pa po tayong apat. Aabutin pa ito ng March. Ayan, tingnan nyo naman. Sariwa pa po yan ang loob. Kung titingnan nyo, ipatay na ang labas. Pero yung loob, sariwa pa. Ayan po, sariwang-sariwa pa. Ganyan po talaga yan. Ayan tingnan nyo, patay na. Pero pag binuklat mo yan, nako, napakasariwa po yan. Ganyan pong discarding malupit. Pag nandito tayo sa malalamig na lugar. Ako na lang po ang mayroong sariwang ganyan. Sa mga nakatago lang po sa loob ng bahay. Pero yung iba po, sa mga Koreano, may mga greenhouse sila. Pero mahal po yan. Siguradong ginto ang halaga. Kaya po, yan lang masasabi ko. Ayan na, luto ng ating pakbit. Sige na po. Bye-bye po. Maraming salamat sa ating mga KOFW at kabarangay. Ingat po kayo lagi.